Morning, sir. Is there any problem? No, sir. Everything is under control. Okay, let's go. Dahil ikaw ang nakahuli kay Mr. Lim at nasa custody na siya ng Witness Protection Program. Gusto kong alamin mo tungkol sa sindikato. Alam kong marami pa siyang dapat ipagtapat tungkol sa organisasyon. At isa pa, Alex, may natanggap akong impormasyon na ibinigay ng sindikato sa isang professional hitman ang kontrata para patayin siya. Gusto kong proteksyonan niyo si Mr. Lim. Makakaasa kayo, Chief. Alam mo, pagkasama kita, ang saya-saya ko. Nakakalimutan ko lahat. Mga problema ko sa opisina, basta lahat nakakalimutan ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita. Mahal mo ako kahit na tatlong anak ko. Mahal na mahal kita. Kung nagmintis man ako kanina, mamayang gabi alis sila. Siguraduhin mo lang. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli yung killer ng papa mo. At ngayon, ikaw na naman pinupunta riyan nila. Ayoko nyo. Lana Sharing. Oh. Maraming salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Senyorita, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Opo. Kaya na. Uncle, kayo nang humbahala dito sa buong asyenda. Ganun na rin sa buong sa karera. Alam ko naman kung kayang-kaya niyong alagaan to eh. Alam mo naman nagagawin ko lahat para sa iyo eh. Maraming salamat po. Kepe, maraming salamat po sa tulong ninyo sa akin. Huwag kang magkalala, Miss Liwana. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sa maagang ikalulutas ng kaso mo. Mabuti naman akong ganun. Eh, siya nga pala. Saan ka namin maaari makontak kung sakaling magkaroon kami ng lead? O kaya suspect? Ako na lang ang bahalang tumawag sa inyo. Uncle, wala na po ako. Ilya. Ana, nakapapit na. Jason, sa pag-alis kong to, ayoko sana mag-alala ka sa akin. Kilala mo naman ako eh. Kapag mag-desisyon ako, dire-diretso na to. Ana, kaya na ako nagpunta rito eh.
Sagutin mo na ako. Pakasal tayo. Para may mapaprotekta na sa'yo. Huwag yung muna natin pag-usapan yun ngayon, Jason. Pagbalik ko, malalaman mo kung anong sagot ko. Eh, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Inumin mo ito para mainitan ang tiyan mo. Salamat, ho. Eh, senyorita, magmula nang mamatay ang mami mo, sa akin ka tumatakbo pag may problema ka. Eh ngayon, kung may tiwala ka pa rin sa akin, eh, ang maipapayo ko sa'yo, pumunta ka kay isa-isang lugar na yung walang nakakilala sa'yo. Saan naman ho yun? Sa Maynila. Kay Cherry. Hey, Alex! Why are you in a hurry? Hey, Alex! For your information and guidance, according to my crystal ball, this person cannot be a key witness to the Republic of the Philippines because he is a fake passport. Ano sa tingin mo, Alex? Fake passport? Sa tingin ko, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Mukhang may tiriling ka na eh. Thank you.
na magdamay pa. Kung ayaw mo magbakasyon ng bala ko sa ulo mo. Nabasag yung eardrum mo. Haya mo, isang linggo lang, lilinaw na yung pandinig mo. Basta sundin mo to. 3 times a day, ipatak mo to sa tenga mo. Lilinaw na yung... Okay lang yan. Okay. Tapos, pasok mo tong bulak para maiwasan ang infection. Injection? Nakutok sa injection to? Anong injection? Ang sabi ko, infection. Inspection? Ba't naman ako inspeksyonin? Ako na nga tumulong, ako pa inspeksyonin. Pakipirmahan to, Miss Liwanag. Alam mo, Miss, napakaswerte mo. Madalang nakakaligtas sa ganong klaseng sitwasyon. Buti na lang dumating si Alex. Sino Alex? Yun ang ligtas sa'yo. Ah, yung parang kasama ta, yung singkit? Pinsan ko yun. Pakisabi sa kanya na ang galing-galing niya. Nung tinutukan niya ako nung barilong sinira, akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Mamang Singkit. Pakisabi, thank you, tsaka pakisabi na okay siya. Alam mo, lahi talaga kami ng mga magagaling. At ako nagturo doon. Inspector ka dito sa ano? Sa NBI? Hindi. Ano ako? CA. Ano CA? Confidential Agent. Ano yun? Kumbaga, ano ang posisyon ko bali, mas mataas lang ng konti sa nagtitimpla ng kape. Okay ka na na? Believe ka na ba? Hindi. Ah, sir. Ito na yung file na pinahanap mo sa akin. Siguruhin mo yung asset natin para makakuha tayo ng lead. Sige, sir.
O ikaw, ayos na yan? Ayos na, sir. Napirma na nga ako, sir. Alex! Siya nga pala si Ana. Ana, si Alex. Isang ko. Hi. Gusto kong magpasalamat dun sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ha? Huh? Salamat. 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 Doon sa kantin, marami doon. Hindi, Alex. Salamat daw. Bakit may bulak sa tenga? Nangangamoy na yan, ano? Ay, ko! Pagtimpla mo nga ako ng kape! Ano mo masyadong tikos? Sembrano! Halika! Sandali lang. Miss Liwanag, ipahatid na kita sa address na hinahanap mo. Salamat. Ibig ng Pangulo na makipagtulungan tayo sa ibang law enforcement agencies para sa ikalulutas ng kasong ito sa lalong madaling panahon. At ikaw na pili kong mamuno sa investigasyon. Ang mahalaga, mahuli natin ang killer at malaman natin kung sinong utak sa likod ng pagpatay. Understand? Naaintindihan mo ba sinasabi ko? Pakiulit nga, sir, kung ano yung sinabi niyo. Damn it! Sige! Pasahin mo na lang yan! Alam mo na palambing eh. Nagagalit ka. Yan, ito saging masarap yan. Bago pa. Ano pa ang kailangan nila? Tingin pa sa baw. Miss? Oh? Dito may 55 katubusan street. O dito, kakain mo kayo. Masarap mo dito. Mura, mali. Sherry! Senyorita? Ada! Boss, maraming salamat ho. Dito na ako. Masawin ka bukata. Paano? Oo, okay na rito. Ako na ako dito. Salamat ho. Okay. Sherry! Senyorita? Senyorita, bakit ko kayo biglang napaluwas? Ana, magmula ngayon, Ana na ang tatawag mo sa akin, ha? Bakit nga ako kayo biglang napaluwas? At saka, ano yung mga dala nyo? Saan nyo nakuha yan? Ay, naku, mahabang kwento. Basta, kailangan ko na matitiran. Saan? Dito. Tara na, bilisan mo. Huwag ka mahihiya. Konduktor! Si Ana ho, best friend ko sa probinsya. Magandang gabi ho. Huwag ka mahihiya, asawa na kami. Wala naman yung kaibigan ko eh. Eh bakit dito? Ano kala mo sa bahay ko? Bahay ampunan? Hindi merong hirap ng buhay ngayon. Magdagdag ka pa rito na isang palamunin. Makakatulong naman ho sa atin si Ana eh. Sige na naman mo, aling nena. Eh habang nagtitinda naman ako sa tindahan, si Ana ho makakatulong naman habang nagluluto kayo dito. Sige na naman, aling nena. Ako na! Nakalagay mo? Nakalagay kaya sa guhit ng palad ko yung mga nangyayari sa akin ngayon? Guruin mo naman. Muntik na akong madukot. Tapos, na-hostage pa ako. Na-hold up pa ako. Pasalamat ka. Pasalamat ka, walang nangyari masama sa'yo. Saan nga pala? Ba't hindi mo pa sinabi yung nangyari sa'yo sa probinsya? Nasa NBI ka na pala. Alam mo, matalino ka sa bagay niyan eh. Pero, simple lang ang sagot ko. Ayoko na muna ng gulo. Sumasawa na ako sa gulo, kaya lalayo na muna ako. Papakatahimik at mag-iisip-isip. Magtatago na muna ako, senyorita. Ana, okay? Magmula ngayon, simpleng Ana lang tatawag mo sa akin. Hindi na muna ako yung senyorita mo. Kaya mo bang panindigan niyo? Oo naman. O siya, Ana na kung Ana. Ay, oo nga pala. Yung nga palang ano? Yung nagkita sa'yo, yung sasabi yung hero mo. Ano, kit pa siya? Medyo. Ikaw talaga? Daddy, chocolate ko ah! Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan yan. Daddy, mag-iingat ka ah! At saka yung showbaw ko ah! Oh, sige. At ikaw? Jenny? Ano gusto mo sa showbaw? Jenny, sinasabog sabog sa'yo nagligtas ako. Hey, maglalaro tayo ah! Laro? Yan! Maglalaro tayo. Sige na, isang papa. Tutorial? Oo. Oh. Naman ako ng chocolate, ha? Okay. Bakit? Hindi ka mo nagtatawa dito sa kulay mo? Hindi talaga, oh. Tara na. Ay, okay, pasok mo na yung mga bata. Yung hero? Yung pogi? Ay, Alex! Alex! Siya yung sa FBI! Ah,
Ah, oo! Siyan ka na katira? Ah, oo! Sige, papasok ba kami sa trabaho eh? Sige! I-search mo sa order of battle ang file ni Jose Kier de Jesus. Yes, sir. Yatas mo, atas mo. Oops! May balbas at bigote ito eh. General! Yan ho ba yung nakasagupa niyo, sir? Hindi ako maaaring magkamali. Dating army, nag-awol, naging pinuno ng Octopus Gang sa kidnap for ransom, at ngayon naman, isang professional hard killer. Ako! Alex! Booking na siya ngayon! Ano plano mo? Kung gusto mo, pupulbusin ko ang dibdib niya! Ano? Pupulbusin ko ang dibdib niya! Umalis ka na lang kaya. Baka ikaw pa ang pulbusin ko. Kape mo. Aray! Hello? Hello? Kung ayaw mo sumagot, huwag ka nang tatawag ha. Nakaka-istorbo ka. Marami kami trabaho dito. Teka sandali. Bingi ka dyan eh. Sa kabila. Huh? Sorry. Sorry po. Hello, hello? Alex Imbrano. Ito nga. Sino to? Dapat mong paman nagpinatay na siya. Nang sinalvage mong tatay ko. Sino to? Nakalimutan mo na ba si Nicanor de Jesus? Napinatay mo na walang kalaban-laban? Jose, bingo. May utang sa batas ang tatay mo. Lumaban siya. Kaya ako siya napatay. Huwag mo na akong paikutin, gago. Hindi ko mo tinakbo kita, itakot ako sa'yo. Wala ka lang sa plano ko. At may trust sa akin. Pati trabaho ko pinapakilaban mo. Ikaw na si kasuhin ko. Kaya kumain ka na ng masarap. Patulog na mahimbing. Dahil ngayon pa lang sinisisan mo na. Baka naman bunganga mo lang ang pumuputok. Baka pag nagkaharap tayo eh, bumigay ang tuhod mo. Makikita natin. Yan, ito ho, masarap na yan. Ito na ang nilagyan ng sawsawan. At, ano? Ano ko ba? Ang dami-dami nating trabaho dito kung ano na yung tinatanaw mo. Hindi nga may mata mo, lumilipad na ho. Kasi hindi ko pala kakita si Pogi eh. Mm-hmm. Tawa na yan. Mm-hmm. Ito naman. Ang bahay mo, matanaw ko lang. Ang puso ko ay nasisiyahan. Ano, bayda, bayda. Ano, pare? Wala naman na naman naman itong mga siraulong ko? Akain daw! Akain kami! Ano mga mukha nyo? At tanghal! Tanghal lasing kayo! Ano, tapos ito sa kalitong dali naman? Ano, ang lalapad ng katawan nyo, pati babae, pinapatulan nyo. May tamang-tama ang dating mo! Kanina pa kami naghahanap ng pagpapraktisan! Pating magpa! Anong sabi? Ah, wala! Ah! Ah!
sir. Sir, pakistan po ako, sir. Bayaran niyo lahat ang nasira dito, ha? Opo, sir. Kayo! Sigilin mo ang makalimtik na yan. Patapang niyo, ha? Okay lang kayo? Amanin pa tayo. Kaya lang yung ano eh, yung paninda namin. Ah, yung paninda? Pabayaran nila yun. Ah, salamat po. Sige. Alam ba? Oo, Pina! Ay, Nuno! Nuno, sila ba ang kale? Kumbinsin mo na huwag umalis yan. Kapag umalis yan, may problema tayo dito. Nagamitin ko at saan ko? Kayang-kaya mo yan. Diyan ka naman magaling, di ba? Oo nga, pero ang hirap na pinagagawa mo sa akin dahil ngayon ko lang gagawin ito sa hayop. Kalista ako! Okay. Pakiusap naman, oh. Patawarin mo na yung mga bata. Panibagong pagkakataon. Isa pa. Ikaw, kapag umalis yan, ikaw mananagot sa akin. Kala! Huwag ka naman lumaya. Matitiis mo pa na magkaya ulit tayo dalawa. Gusto mo nag-kiss? Yeah. Uy! Koryo! Sige na ako, Koryo! Huwag mo naman sa kanila ng mga bata rito! Hatsis talaga! Para! Gusto naman ako sa'yo. Gusto mo bibigyan kita ng kiss. Ano nangyari? Umalis! Sabi ko! Wala ka talaga, Sir. May bulok yung sir mo! Patayin tayo nito. Kaya magmula ngayon, ikaw ang magbabantay sa bahay at sa mga bata. Alex! Bumalik ka rito! Kuya! Bumalik ka! Oh, napaliguan mo na ba yung manika mo? Hi! Bakit? Ah, tuloy ka. Pasok ka. May tutulong kami sa'yo. Hindi, wala. Ano, napadaan na ako. Umalis yung gaya ng mga bata, kaya ikaw ang naglalabano. Alam mo, hindi bagay sa'yo kasi macho ka eh. Ah, okay lang yun? Kung may kailangan ka, o kung may itutulong ako, pasalo mo lang ang kada, ansin lang ako sa kabila palagi. Sige, baka naabala ko na kayo.
alis na ako. Sige. Uwi na ako. Bye. Sige. Sige. Bye. O, ano nangyari? Boss, sinalugog na namin ang buong probinsya. Pero ni Anino niya hindi namin nakita. Boss, anong gusto niyong gawin namin? Alam ninyo, matagal na akong nagdududa na si Charing ay may kinalaman sa pagkawala ni Ana. At si Charing, may anak na nagtatrabaho sa Baylila. Thank you. Yan, okay ba? Please, dito ba nakatira si Cherry? Ay, kung nga-spelling muna na T-S-E-R-I, ako ho yun. Check na lang for sure. Mga pulis kami. Huwag ka matakot. May tatanong lang kami. Naku, manong wag lang mat, ha? May hinahok sa number. Niloloko mo ba kami? Kayo man? Masyado naman kayo seryoso sa buhay. O sige na nga ho, ano nga ho yun? First question. Kilala mo si Ana Liwanag? Bakit ho? Nag-aalala lang si Hepe. Gusto lang niya matiyak na nasa mabuting kalagayan si Ana. Ay, hindi ho. Hindi nang pupunta rito. Baka magawin rito, babalik-balik na lang kami. Sherry, nung sabi, sino sila? Eh, mga pulis daw sila sa bayan natin. Hinahanap ka. Hindi. Hindi mga pulis sa atin yun. Kilala ko mga pulis dun eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya wala akong tiwala sa hilat siya naman pagmumukha ng mga yun eh. Ayun ako, Ana. Hindi ka titigilan ng mga yun hanggat hindi ka nakikita. Ayun ang balak mo ngayon. Ano pa eh, dito na muna ako sa'yo habang wala pa kayo mamupupuntahan. Bango-bango naman yan, niluluto mo, amoy pinisigyan, ha? Talaga? Kaya mo sinipig ang kalunggong? Ang sinasabi ko, ikaw, amoy pinipig. Ako, ang natura! Kailan ko kulunang utak mo, tatalan mo ako, huwag mo ako binabastos, kahit probinsyana ako, lalabanan kita! Iyan ang gusto ko sa babae. Lumalaban, palpan! Baboy! Baboy! Ikaw, ang kukos, kinitahin mo ang binabastos mo! Ako, matapos mo ang katalagot sa akin, pagpusuin kita, pagpusuin kita! Ayop na! Bakit ka? Parang bakit? Huling-huling ka na sa ako, nagmamahal ka pa! Ano ba ginagawa ko masama? Wala ka nang kadala-dala. Paulit-ulit na lang ito. Puno na papoyan na dinadala mo sa bahay ko! Ikaw, babae. Noong una, tutol na akong tanggapin ka rito, ha? Bakit? Anong ginawa? Wala akong ginagawa masama. Wala akong kasalanan. Anong wala? Ako nga itong nananahimik dito eh. Nagpapakita ka ng motibo. Nakita mo? Ahas ka? Pati asawa ka, tinutukaw mo? Lumayas. Lumayas ka! Lumayas ka! Eh! Akala mo, kung sino ka sa kasantita, yun pala, makatikatas sa gabi. Pati asawa ko, kinakalantaray mo. Ayop ka? Kasong sa'yo, eto, kakatapos kitang kutupin. Alam mo rin, eto magkagandibig sa akin. Ano ba yung nakay mo? Lumayas ka! Lumayas ka! Alis ka! Si Ana pinalayas. Kawawa naman. Wala sa matitiran. Totoo ba yun? Oo. Ganun na nga. Eh, paano ko ngayon? Bahala na. Paano yan? Medyo gabi na. Medyo delikado pa dito. Saan ka titiran? Ewan ko. Eh, di sa bahay natin. Ha? Ano? Hindi ba nakakahiya yun? Eh, okay lang. Saka wala tayong yaya. Yaya? Yaya. Yaya? Yaya. Ay! Okay ako dyan. Okay ako si Yaya. Ana. Ba? Yung mga anak ko, medyo makulit yun. Makakayanan mo kaya yun? Ah,
naman. Okay lang yun. Cute ka naman eh. Eh, ang ibig ko sabihin, cute naman yung mga anak mo eh. Aba, kung ganun, walang problema. Oo, oh, akin na yung mga damit niya. Cherry, ha? Sige, bye-bye, Anna. Oh, sige, bye-bye. Ikaw ay sumama. Sige tayo. Ito, sapak gusto mo? Ayaw ko na makita sa kumukha ng babae niya dito, ha? Oo, oh, ayaw ko na makita sa kumukha niya. Oo, oo. Ana, ito si Joshua, pinaglihis sa Bombay. At ito naman si Gino, pinaglihis sa Amerikano. At ito naman si... si Chrissy, pinaglihis sa Inchik. Bakit po siya nato? Siya ang bagong makakasama natin dito sa bahay. Para may kalaro kayo dito. Oh, ikaw, pinakain mo na ba yung mga bata? Kumain yung mga yan. Okay, bakit, Daddy. Bakit mo kagutom pa? Kahit naman 10 beses mo, pakainin naman ngayon, eh, parang di nabubusog eh. Mabuti pa, initin ko na yung pagkain para makakain ka na. At sasabay ako. Oh. Teka, bibihis na muna ako. Magdihit kayo ah. Maya naman kayo sa bisita. Eh, di tutulungan mo na kami maglabas. Oo naman. Pati Barbie ko? Oo, pati Barbie mo. Pati Barbie mo. Oh, tapos, ano pang gusto mong gawin sa Barbie mo? Bukas, shampooin natin yung Barbie ko, ha? So, pagkatapos natin i-shampoo yung Barbie mo, pinipilitas na natin yung buhok niya. Hindi, ano po yun? Maganda yun. Para sa buhok niya, tapos gagawin niya agad sa buhok mo bukas. Marami-marami rin na ganyan. Sige, Nina, Nina. Eh, bukas na lang. Hmm, no, long, please. Pinangalagyan ko na lang muna ng clip niya buhok mo, ha? Opo. Bakit? Sinong may gawa nito? Ako po. Ikaw, Chino, umiiral na naman yung kapilyuhan mo, ha? Mag-sorry ka! Sorry. Alam mo, hindi naman talaga ako takot sa bulate, eh. Nagulat lang ako na may bulate sa bulsa ko. Pero okay lang yun! Ang talaga ka natin ako takot yung ipis. Kasi nakakatiling tingnan yung ipis, eh. Siguro nagtataka ka kung bakit pa ka nagprepare niyang lunch for us, no? Bakit nga ba? Well, naisip ko lang kasi na ito na ang turning point ng relationship natin. Anong ibig mo sabihin? For a while kasi ang feeling ko, MU lang tayo. Anong MU? Mukhang unggoy. Hindi. Mutual understanding. Yung walang commitment. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Alam ko, mutual understanding. Pero ano ba talaga ibig mo sabihin? With this ring, I pronounce that you and I will bind together as one. As lovers. Which means, fiancé mo na ako from now on. Ganon? Ganon! Kailan mo gustong pag-usapan ng kasal? Teka, ang bilis naman yata. Aba, natural. Ganyan talaga ako mag-desisyon, yung mabilisan. Lalong-lalo na kapag mahal ko yung isang tao. Pero... No more words to say. Ano ka color ka? Huwag lalagpas yung itim na guwit na yan, okay? Uy! Ang ganda ng bahay natin! Daddy! Hello? Daddy! Oh. Daddy, dito ka! Teka, huparin ko muna yung jacket ko! Oh. Alex, wala ka ba napapansin? Nag-aaral ang mga bata! At marunong na silang magsilbi sa kanila, Daddy! Ana, magaling ka magdisiplina! Salamat! Kumain na ba kayo? Paghahain ko kayo? Tapos na, kumain na kami.
Balgoyo, tumigil ka na ha. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Kailangan unahin muna natin yung mga gamit sa bahay. Sige na, Alex, bilhin na natin yung polo. Alam mo, parang kang batang gawa ng gawa. Nakakainis ka na. Hmm. Mumusuan na kita dyan eh. Lagay mo nga dito yan. Ikaw naman, di ka na naawa sa akin. Tignan mo nga! Alex, bibili na ba natin yung polo? Itong kotse ang sinasuri mo! Ba't pinagagalit? Hello? Ex, hindi ka na. Pero pasakali pa lang yan. Hindi pa kita siniseryoso. Bakit ka, no? Huwag mo akong takutin. Dahil wala akong kinakatakutang laban. At wala pang lalaki nagpatindig ng balahibo. Lalo na katulad mo. Para malaman natin kung sino ang may daga sa dibdib sa ating dalawa. Magkita kaya tayo. Just name the place and time. And I'll be there. English yun, ha? Naintindihan mo ba yun? Ano ba akala mo sa akin, Bobo? Masyadong mainit pa na. Darating di tayo dyan. Pero ingat ka. Sa susunod na at pagkikita. Tapos na ang kayapangan mo. Pwede rin. Kung may kamandag na yung laway mo. Pero? Siguro namin mo magtutpas ka. Baka makita, no? Saka naamoy ko hininga mo dito. Aho! Nice try. Baby. Thank you. Robert, padaanin mo nga ito sa ating digital sound separator. Ano ho ito, sir? Kasi habang kausap ko si Joke, may naririnig akong LRT o monorail sa background. Paki-verify mo nga. Sige po, sir. Isang papaya lang, hindi niyo pa makita. Boss, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. Wala na akong panahon maghintay. May kilala akong isang tao, boss. Matindi, matinik. Ang ultimatum kong kumilos. Kahit saan lungga nagtatago ang anang yan, matutunto niya. Kaya nga lang, matindi ang presyo. Ito ang tawag ipatatrabaho ko sa'yo. Alam ko ang kalibre mo. Wala kang tao hinahanap na hindi mo makita. Nasa witness protection program na. Nadadali mo pa. Kaya ikaw ang taong dapat kong lapitan. Alam mo ba kung magkano presyo ko? Oo. Oh, 1,000,000. Eh, babae lang to eh. Huwag mo sabihin gagastos ka ng ganong kalaki para lang sa kanya. Mas malaking halaga ang magiging pakinabang ko kung mawawala siya. Ngayon, gusto kong malaman. Mapapatay mo siya? Alam ko pa, bilip ka sa akin. Alam mo gagawin ang gusto ko. Turing mo na siyang patay. Pero may unahin muna ako. Ito. Bakit? Mas malaki ba presyo niya? Hindi. Walang katapat na halaga ang ulo niya. This painting is part of my rainforest series. It is a personal protest against man's... Wait naman. Of all people. Why him? Why? What's wrong with Alex? Imagine, he's a cotton cop. A what? What's a cotton cop? Dinangungutong? Yeah, exactly. Mind you, cotton cop. Hindi siya police. NBI siya, okay? So, what's the difference? Yeah. Oo nga. Give us one good reason. Why you love him? Just one. Well, sunod-sunuran siya. Really? Oh, come on. Kahit ano? Mm-hmm. Okay, sige. There. Yeah, there. There. Watch this. Alex! Tignan ko lang kung magagawa niya. Excuse me. Sige na. Alex, honey. Kasi gusto ko ng red wine eh. Kuha mo naman ako, please. Sure. Thank you. Oh, my God. Here's your red wine. Honey, I'm sorry but I changed my mind. Gusto ko na pala ng white wine. Ayoko na ng red wine eh. Sure, okay lang. See? Pare, white wine na lang daw. Oo nga, ma-enroll na yung tuta ko doon. You mean si Raff Raff? Honey, here's your white wine. Honey, sorry ulit ah. Pero kasi gusto ko na ulit ng red wine eh.
Red Wine. Mm-hmm. Are you sure? Yes. Sigurado ka na? Yes. Okay. Thanks, honey. Ang cute naman ng puta niya. Very impressive. Of course. Hindi na talaga ako sa'yo. Here's your red wine. Honey, I've made up my mind. Gusto ko na ulit ng white wine. Hindi na ulit ng white wine. White wine? Yep. Okay. Watch out, baka ma-inderna. Thank you. Alex! He was checking out! Alex! Oh my God! Alex! What's wrong with you? Tanungin mo ang sarili mo. Nagkakatuwa na kayong magkakaibigan. Kinahiya mo ko! Kaya ang kahihiyan ko. Ang nararamdaman ko. My God. I'm sorry, okay? I didn't mean to hurt you. Kilala mo naman ako eh. Yan ang problema sa'yo. Dahil hindi mo pa ako kilala. Alex! Wait! Alam mo, Ana? Mm. Ang laki na pagbago ni Alex. Bakit mo naman nasabi yan? Kitong-kita naman eh. Bukang nag-iba pagtingin niya sa'yo. Ang bango ah! Ano ba yung niluluto mo? Mukhang masarap ah. Ginataan lang ka. Aba, paborito ko yan ah. Gusto mong tulungan kita? Hindi, sige, huwag na okay na. Kaya ko na to. Alay! Eh, kailang kapag ganituto bang magluto? At bakit masama bang tumulong? Ikaw ah, baka kung ano na pinagsasabi mo dito. Wala naman ako sinasabi. Guilty ka, no? Anong guilty? Paano ako magigilty? Eh, tumutulong lang naman ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na. Sigurado na ito. Sigurado puso sa puso. Bigon! Ana? Ay. Naiisip ko. Total, ikaw naman palaging naiiwan dito sa bahay. Gusto ko sana, ikaw na humawak ng pera para sa mga gastusin dito. Ako? Bakit ako? Eh, sino pa ba naman ang pagkakatiwalaan ko? Salamat. Salamat sa tiwala. O sige, ito ang pamalengke para sa isang linggo. Ito naman, pambaon ng mga bata. Ito ang pambayad sa telepono. Ito ang pambayad sa tubig. Mm-hmm. At sa kuryente. Mm-hmm. At yung pang-grocery, ako na bahala doon. Oh, sige. Sige. Maliligo na muna ako. Uy! Ang daming pera niya na! Bigay ni Alex pang gasto dito sa bahay. Hmm? Iba na yan, ha? Miss na miss na dating ko, ha? Tignan mo nga ako. Hmm? Kunwari pa, may gusto ka naman, eh. Ayan, ganyan. Dapat kasi, binubuwagag muna natin ang lupa bago ilagay ang mga ugat. Para masabilis kumapit ang mga ito sa paso. Para sa ginawa ng mga bata, sa akin pa kayo galit. Aba, sumasagot-sagot ka pa. Alam mo ha, ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo.
adelantada. At pwede ba ha? Sabihin mo sa kay Alex, natawag ko na tawag sa kanya, pero hindi ako sasagot. Sabihin mo sa kanya umanda siya. Nagingan mo? Alam mo ha, ang mga katulong, hindi yan sumasagot sa mga amo. Adelantada. At pwede ba ha? Sabihin mo siya kay Alex, natawag ko na tawag sa kanya, pero hindi ako sasagot. Sabihin mo sa kanya umanda siya. Nagingan mo? Yung mga bata, gising pa ba? Ah, tulog na kanina pa. Sayang. May dala pa naman ako siopo para sa kanila. Ah. Di bale. Ah. Tsokolate pa sa'yo. Salamat. Siya nga pala, Alex. May babae nagpunta dito kanina. Hinahanap ka. Sabi sa akin ni Chino, Monique daw ang pangalan. May relasyon ba kayo? Hindi. Kung ayaw mo sagutan, okay lang. Masyado na atang personal yung tanong ko sa'yo eh. Hindi. Sige. Sasagutin ko. Oo, aminin ko noon. Nahulog ang loob ko sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko parang hindi kami bagay sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Nagkamali ako. Hindi siya ang babaeng hinahanap ko. Ang ibig mong sabihin, may iba ka pang napupusuan? Medyo. Kaya lang, medyo palayo ang pagbat namin sa edad. Parang ikaw, ako. Yun, parang imposibleng manligaw. Ewan ko kung mapapamahal siya sa akin o mapapamahal ako sa kanya. Madali malayo ang agwat. hindi naman. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mahalaga naman doon yung nararamdaman niyo para sa isa't isa, di ba? At saka wala naman sa edad yun eh. Basta ba mahal niya yung isa't isa? Okay lang yun. Kilala ko ba? Sumakit ang ulo ko. Magpapahinga muna ako. Alex? Mahal mo ba siya? Yes! Ito ngayon, sir, ang tulog ng usapan niyo ni Joker sa telepono. Teka. Public address is kami yun. I-address mo. I-maximum mo ang sound enhancer. Yun. Monorail. Check-upin nyo isang kilometro pa ikot sa LRT station. Lahat ng hotel, motel, apartel. At lahat ng mga bahay doon. Sigurado ako doon nagtatago yung lintik kayo. Pwede yung magtanong? Ano po yun? Dito ba kayo nakatira sa hotel? Oo, bakit? Pakisikan niyo ba itong lalaki ito? Ah, oo. Nakatira siya sa penthouse B. Alis yan. Darating na kami. Mel, let's go. Hello. Alex, si
Alex. Sorry, wala siya. Ating gabi na. Bakit ising ka pa? Hinihintay talaga kita kasi alam ko pagod ka eh. Tsaka malamang hindi ka pa kumakain. Ipaghahain muna kita. Huwag na. Kumain na ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Medyo nahilo lang. Magpahinga ka na. Oh, sige. Wala akong gana. Kumain ka naman kahit lugaw lang. Goyo, ayoko. Alam mo, bili ng doktor. Kailangan kumain ka raw para lumakas ang resistensya mo. Sige na. Ayoko. Ayoko. Oh, bakit? Eh, ayaw kumain eh. Eh, bakit ikaw ako makain niya? Eh, sayang eh. Malis ka nga dyan. May pasalubong ako sa'yo. Mansanas, ubas, saka sangkis. Inugasan ko na to. Masarap to. Talaga? Nat! Ikaw talaga? Kunwari ka pa? Nihintay mo lang pala na si Alex na magsusubo sa'yo. Sige, subuan mo pa para mangisay sa sarap. Tumigil ka. Ito naman nagbibiro lang eh. Puro kalukuhan. Lumayas ka nga dyan. Masarap ba? Aba! Magaling! Kailan pa ba bumalitad ang mundo? Ang amo na nagsisilbi sa katulong. At mukha yata nagsusubuan pa kayong dalawa. Unik, may sakit si Ana. Naniwala ka naman. Eh, umaagte lang yan eh. Pwede ba, Unik? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Ano sa panagin mo ginagawa mo ngayon? Bakit? Eh, bakit pinagtatanggol mo siya? Wala akong pinagtatanggol. Diyos ko naman, pwede ba dito tayo mag-usap? Halika nga dito. Walang masama sa ginagawa ko. May sakit si Ana. Masama bang alagaan namin siya? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Bakit? Sino ba nagsaksak sa isipan ko? Hindi ba ikaw rin? Alam mo pakiramdam ko? Iniiwasan mo ko. Marami akong trabaho. Mahalagang kaso ang hinahawakan ko ngayon. Sige, Alex. Pagbibigyan kita ngayon. Pero pagkatapos ng kaso mo, ako naman ang aasikasuhin mo. At ikaw, sige lang mo paglandi sa amo mo. Daddy, malilipo na mo kami. Opa, Daddy, sige lang mo. Sige na mo. Oh, Goyo, tama mo ni mga bata. Patayin mo, ha? Okay, Silver, okay. Let's go! Yeah! Ito po, ito pa! Sarap na simoy ng hangin dito, no? Tamang-tama to. Makakabuti sa kalusugan mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Alex, ha? Ang puso'y natutong magmahal. Bawat ibukay. Ganda ng kanta, no? Alam mo, isa yan sa mga lumakanta paborito ko. May laman, makakadala.
Yan ang kanta ng mga nag-uumpisang umibig. Dahil sa sobrang pagmamahal, ay kahit mulay. Pareho nasaktan. Pero sa uli, sila pa rin. Uwi na tayo. Ha? Sige po. Ang ganda. Oh, dito pa. Oh, sige na. Saan punta? Daddy, balik tayo dito, ha? Sino pa kundi ang pinakamatalik mong kaibigan? Kumusta ka naman? Alam kong sabik na sabik ka na marinig ang boses ng anak mo. Eto, atay mo! Daddy! Daddy, tulungan mo ako, Daddy! Daddy, tulungan mo ako! Mana, sa tingay. Joker, nakikiusap ako sa'yo! Kung galit ka sa akin na lang! Huwag mo itami ang anak ko! Masarap pa na pakinggan yung boses mo kapag nakikiusap ka. Ang lambing ng dating. Joker, ano pa talaga ang kailangan mo sa amin? Ano pa, hindi ka matayan mo? Pero hindi ganun kadali. Gusto ko sabay kayo ng anak ko. Ngayon, makinig ka. Ngayong gabi, impunto alas 11, pumunta ka sa isang abandonadong building sa barangay Mayamot and Dipolo. Sama mong yaya ng bata. Bakit pati si Ana'y tatamay mo? Wala kang pakialam. Basta't gawin mo gusto ko. Dahil kung hindi, tatalupa ko anak mo bago siya patayin. At kung susunod ka, papatay ko pa rin siya. Pero hindi na siya maghihirap. Ganun ako kabay. Hello? Hello? Handa ko itaya ang buhay ko. Para sa kaligtasan ni Chrissy. Dito ka muna. Bakit? Ikaw ang huling alas ko. Kapag inulutan kita, talo tayo. Kaya gagawa muna ako ng paraan para malansi ko siya. Listo ko lang. Ingat ka. Thank you.
Ba't nag-iisa ka? Nasa nangyayan ng bata? Bobo ka lang ba o talagang hinahabon mo ako? Kung bobo ko, edi sana inihatag ko na sa sarapan mo. Ilabas mo na muna ang anak ko bago ko siya ipakita sa'yo. Ulul! Wala ka sa posisyon para umitit. Dito, ako ang masusunod. Umikot ka. Hanapin mo yung babae. Ngayon, pagbaslan mo anak ko habang bupa ang katawan. Pagkatapos sumabog ng bomba yung kinabit ko sa kanya, bulbos na lang ang makikita mo. May 30 segundo ka. Given her proper medications. Nabigla lang siya, kaya siya nagkaroon ng mild shot. Pero don't worry, she will recover in a few days. Salamat naman ho kung ganun, Doktor. O paano, iiwan ko muna kayo. Pabalik na lang ako after 4 hours for temperature. Yeah. Ana. Salamat sa pagmamalasakit mo sa anak ko. Wala yun. Ginawa ko lang naman ang dapat eh. At saka, isa pa, napamahal na sa akin ng mga bata. Lalo-lalo na si Chrissy. Siya nga pala. Ayon dun sa initial report, hindi natagpuan ang bangkay ni Joker. Saka, may gusto sana ako malaman tungkol sa'yo eh. Sino ka ba talaga? Bakit kailangan kay sampot ni Joker sa galit niya sa akin? Ewan ko. Eh, hindi ko alam. Eh, hindi ko kakilala si Joker eh. Eh yung tungkol sa unang tanong ko, meron ba akong dapat malaman? Wala. Bakit? May dapat ba akong itago sa'yo? A visit from Granny is the very best present of all. O ano, Chrissy? Nagustuhan mo ba yung kwento? Opo, Ate Anna. Ay, patagal pa po ba si Daddy? Pupunta yun dito. Di ba nag-promise siya sa'yo na dito siya matutulog ngayong gabi? At saka lalabas ka na bukas eh. Kaya sabay-sabay tayo lalabas bukas. Alam mo, Chrissy, mahal na mahal na mahal kita. Ako rin po. I love you, Ate Anna. Aba, bilib na ako talaga sa'yo. Ang galing mong gumawa ng eksena. Ngayon naman, ginagawad mong mga bata. Para nga naman mahulog ang loob sa'yo ni Alex. Lizzie, huwag kang tatayo, ha? Opo. Ito ka lang. Ano na naman ba eksena ang gusto mong gawin, ha? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan. Talaga. Kaya sumusobra ka na eh. Sobra-sobra ang panlalait ng ginagawa mo sa akin. Kung noong pinapalampas ko lahat yun ngayon, hindi na. Hinahon mo ba ako? Oo. Para ipumukha sa'yo na hindi lahat ng tao kaya mong abrihin. Hindi mo ako kilala, Moni. Bakit? Sino ka ba? Alila ka lang naman, hindi ba? Pero hindi ka gaya mo. Mata pobre,
mayabang at bastos. Walang modo. Alex! Ano? Alex, tinapal niya ako. Alex, luntok niya ako dito, oh. Bakit, Ana? Eh, saan naman nauna eh? Sinapal niya ako, tapos sila itay ka pa ako. O, hindi na ka tanya hinahanap niya. Totoo ba yun? Alex, pwede ba huli natin patagalin to? Eh, dito lang na natin ibalang ating magpakasal. Gusto ko lang sa mga bata, kaya ko lang kumuha ng tagitigisang yaya para sa kanila eh. Kasal? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Matagal na namin balak magpakasal ni Alex. Totoo ba yun, Alex? Ana, magpapaliwanag ako. Ano magpapaliwanag? Sandali. Sinasabi ko na nga ba eh. Nung nakita ko ba yung pinapakain mo siya, may gusto ka na sa kanya, no? O ngayon, ha? Mamili ka sa aming dalawa. Yang kobra niyan, o ako. Bumili ka nga, Monique! Kahit masakit, Alex. Ngayon, alam ko na ako saan ako nakatayo. Ana! Ana! Alex! Ana, magpapaliwanag ako sa'yo! Alex! Ano ba? Bakit kailangan ko magpaliwanag sa kanya? Pwede ba? Talagang may gusto ka sa kanya, no? Ang kapal ng mukha mo! Monique, pwede. Gusto ko na muna makapag-isip. Salamat sa lahat ng kabutihan ibinigay niya sa akin. Ang pagtira ko, ang magandang pagtingin niya na ipinakita sa akin. Pati na ang pagmamalasakit at pagmamahal na ipinagkaloob niya sa akin ng mga bata. Ganun pa man, gusto kong humingi ng dispensa sa pag-alis ko. Siguro alam mo na rin kung ano ang dahilan. Oo, aaminin ko, tama ka at mali ako. Pero ano magagawa ko? Isang babae lang naman ako na natutong magmahal at nakita ko yun sa'yo. Sa pag-alis ko, ipaabot mo na lang kina Joshua at Chino at Chrissy ang pagmamahal ko. Idadalangin ko ang kaligayahan ng iyong pamilya. Ana. Bakit, Chino? Pagsarap po ko sa kwarto, Daddy. Joshua, saan ka pupunta? Aaral lang po ako, Daddy. Daddy, hindi na ba tayo mahal ni Ate Ana? Mahal tayo, Nan. Bakit siya umalis? May problema lang siya. Personal, anak. Balang araw, maintindihan mo rin yan. Tawag din po si Jason. Nako! Jack, matutuwa yun! Anong gusto mong mangyari, ha? Nandito ako para ituwid ang lahat ng pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Unik, sa simula't simula pa lamang, lagi ikaw na nasusunod sa relasyon natin. Pakiramdam ko, para ako isang tau-tauhan na sunod-sunod na sa'yo. Nawawala na pagkalalaki ko, eh. Marami kang gusto na hindi ko kayang ibigay.
Pero pinilit kong unawain ka. Dahil mahal kita. Pero na-realize mo na walang mangyayari sa relasyon natin. I'm sorry, Malik. Kailangan maging dapat ako sa sarili ko. You bastard! How can you do this to me? Tinukol mo ang lahat para sa'yo, pati ang buhay mo, pati ka lang ibagatin mo sa akin! Ah! I'm willing to compromise everything para lamasin ko sa relationship na to! Get out! Get out of my house! Get out! Sigurado ka bang itong address na binigay sa'yo ni Sherry? Oo! Dito yung asukarera, dito Vera. Ito kami party, oh. Oo nga eh. Mukhang mali ang timing natin. Baka busy si Ana niyan. Anong mali? Ayaw mo ba nun? Libre na pagkain natin? Halika, magtanong tayo. Tara. Manang, mawalang galang ho. Pwede mo ba magtanong? Ano ho yun? Dito ba na namamasukan si Ana Liwan? Ana Liwanag? Ah, si Senyorita Ana! Senyorita? Paano nangyari yun? Amo ko siya. Ano? Oo! Siyang may-ari nitong asyenda at yung asukarera. Mga kaibigan, meron po kasi kaming mahalagang sasabihin sa inyo. Sa darating pong linggo, ay, ikakasala kami ni Ana. So, paano? Aasala kami kayo, ha? Salamat po. Pasitan. Excuse me, sandali ha. Wait lang. Okay mo, ha? Baka mawala kayo sa linggo, ha? Ate Ana! Hi! Hi. Oh, ano? Kumusta na kayo? Mabuti po! Ang ganda-ganda mo naman, Ate Ana. Salamat. Kumusta ka na, Alex? Mabuti. Ikakasal ka na pala. Congratulations, ha? Salamat. Oh, sweetheart! May bisita ka pala. Ba't di mo muna sila pakainin? Oo nga pala, Jason, si Alex, tsaka si Goyo. Ito ang mga anak ni Alex, si Chino, si Chrissy, tsaka si Joshua. Sa kanila ako tumirang nasa Maynila ako. Siya si Jason. Pare, maraming salamat sa kabutihang pinakita niyo sa sweetheart ko, ha. Huwag sana kayo mawala sa kasal namin sa linggo. Hindi na siguro kami makakadalo. May mga importante pa akong bagay na naiwan sa Maynila, eh. Hindi na kami magkatagal. Abay, kararating nila na. Ba't di mo nakikumain? Salamat na lang. Opo, Daddy. Sige na, Kausapin mo na. Sayang naman ang pagod natin. Nagpunta pa tayo dito. Sige na. Oh, sige, mamaya. Ana, pwede ka ba makausap sandali? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Hindi ba sabi mo sa sulat, mahalaga ako sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman yan? Ganun pala eh. Kung talagang importante ako sa buhay mo, bakit ka pakakasal? Alex, wala akong makitang dahilan para sabihin mo sa akin yan. Hanggang ngayon naman, lulukohin mo pa ako. Alex, sawang-sawa na ako sa sama ng loob. Punong-punong na nasakit ang dibdib ko at wala na akong iluluha. Hindi ka ba marunong maawa sa isang taong naghahanap lang ng paraan para makalimot? Ang ibig mo sabihin, hindi mo siya mahal. Mapapaksal ka na, di ba?
Joker na yan. Pag napatay niyo na si Anna at ang NBI na yon, kailangan patahimikin na siya. Nang sa ganon, lalabas na siya ang ugat sa lahat na nangyaring krimen. Pa na isang katutak na tauhan eh. Kaya ko naman mag-isa yung trabaho. Dalawang beses na ako sumablay. At ikaw, sumablay na eh. Buenas na sila noon. Pero ngayon tinitiyak ko sa inyo. Mamalasin na sila. Siguraduhin mo lang. Ang gusto ko, bukas, wala na siya sa mundo. Ang kulit-kulit mo na doon, Manuel. Sigurista lang. Alaman ko anong nararamdaman ko. Yun na nga eh. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. At ipaglaban na eh. Ngayon na. Hindi mo mo kung ito ko masama tao! Sir, hindi ka pwede rin mo. Hindi mo mo sabi ako eh! Sir, hindi pwede. Hindi mo mo gusto ko lasing! Gusto ko lang kung sabi ng senyorita mo! Magagalit ang amo ko pag pinapakuha ko. Hindi magagalit doon! Pabayaan mo siya. Pag ang puso'y natutong magmahal, bawat ibuk ay may kulay at lumbay. Ngunit ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang katusa buhangin. Alam mo, Ana, nag-iisa ka lang babae sa puso ko. Gusto ko sanang pakiusapan ka. Gusto ko ba sanang umasa? Pero kung siya nahanapin mo, handa akong magtiis. Tanggapin ang lahat sa akin na nabdi. Pero gusto kong malaman mo. Bago tayo mag-iwalay. At isa ko lang sasabihin. Mahal kita. Father to Eagle One. Father to Eagle One. Go ahead, Father. Boss, dumating din si Terry. Papasok sa bahay ni Anna. Steady ka lang dyan. I-report mo sa akin kung ano man ang mangyari. Hindi naman ako nagagalit sa pagsama mo sa kanila dito, Terry, eh. Kaya lang, doon sa sinasabi mo na makapagkita ako kay Alex bago sila umalis, mukhang hindi ko na yata magagawa yun. Masyado naman sakit yun para sa akin. Hindi mo naman ako naiintindihan, Ana, eh.
Ang gusto ko lang naman mangyari, sana matupad yung kahilingan ng mga bata na gusto ka raw nila makita bago man lang sila umalis. Sabahin nila ang kasari. Good. Huwag mo silang hihiwalayan. Alex, talaga bang disilido ka nang bumalik ng Manila? Oo. Marami kasi ako naiwan trabaho sa opisina. Ate Ana! Ate Ana! Ay. Ate Ana, mamimiss ka namin. Ingat kayo, ha? We love you. Love you too. Sino na magtuturo ng lessons ko? Sino na magtitinigtas ng buhok ko? Angat ko ang kaligayahan niyo ni Jason. Tayo na, mga anak. Ako sa'yo. Kilala kita pagdating sa babae. Matinig ka. Pero pag nagmahal ka, talagang pinaglalaban mo. Pero ngayon, nagbago ka na. Kung ako sa'yo, dapat mong ipaglaban. Huwag mo siyang iwanan. Never say die. No retreat. No surrender. Ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Tayo! Iligtas mo mga bata! Tapos na mahawag ka ng polis! Oo! Halit!
huli na rin! Kinig ka. Kahit ampun lang ako ng lolo mo, kaya karapatan din ako sa lahat ng kabuhayan ninyo. Dahil, kasama akong naghirap para umunlagdan ang sendang ito. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinamanahan kahit nakatiting. Ibinigay niya lahat sa papa mo. Kaya pinatay ko ang ama mo. Hindi ko akalaan magagawa mo yan sa papa ko. Napakasama mo. Masama na ako masama. Ang importante ngayon, mawawala ka na rin. Mapapasa akin ang sendang ito. Thank you.
kung marunong ka umiwas sa bala. Dito tapos ka. Pinagod mo pa ako. Kawayan lang pala katapat mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga gulo sa buhay ko. Kung wala ka, siguro wala na rin ako. Gusto ko lang uli magpasalamat. Huwag mong intindihin yun. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataong patunayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, Ana. Alam kong alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. At gusto ko ipaglaban yun. Sa uling pagkakataon, gusto ko malaman kung siya ba o ako. Magpagkabait kayo, ha? Opo. Mag-aral kayo mabuti. Opo. Alis na ho kami na ni Cherry. Tayo na mga anak. Alam ko yung nararamdaman mo. Sindi mo yung kalooban mo.